Okay, game na. Power up na natin. Power up, power up. Uy, kulang yata. Tok lang. Tatlong ikaro. Isa pa, isa pa. Isa pa. Kompleto na to, guys. Papalag kaya to? Ang tanong, aabot ba yung rune quality? A few moments later. So ayan, okay guys. So ito yung stats ni Bird. Ayan. Gawin nyo siyang ganitong transmog kasi para sabi nila mas mabilis daw yung animation ni itong Bird na to. So far na-run ko na siya ng madaming beses sa drag tsaka sa PC din. Okay naman siya. Tapos kailangan nyo is itong stats na to. Okay naman siya. Sa ganitong stats, walang problema. So, kung i-improve pa at least 2,000 or 1,900 ganun. Tapos 100% crit rate. Siya yung huling titira, guys. Okay, siya yung magbibigay ng damage. So, credits nga pala dun sa Japanese na gumawa nito. Itong team na to, sobrang helpful niya. Wala akong PC-10 na team dati. Tapos, binuo ko siya. Ngayon, meron na akong PC-10, may DB12 pa ako. Ito yung runes niya, attack, quick damage, attack, rage, endure. Kasi yun lang naman ang meron ako sa ngayon. So, ito, minax ko na din. Grindable pa yung attack percent niya. Tapos ito, itong rune na to kailangan ng crit damage. Palitan siguro natin yung accuracy. Artifact. Ito, attack max na to. Hindi siya masyadong nag-make sense eh. Itong artifact na to, papalitan ko pa to in the future. Baka lagyan ko siya ng attack together. Tapos itong additional damage by 51% of speed, okay din to it. So ito na muna para madagdagan lang yung attack. Tapos ito hindi pa max kasi papalitan ko pa. Kinuha ko lang siya dahil sa additional damage. Tapos crit damage lang, plus 10%. Tapos meron yung 1% na attack dead together, so papalitan ko rin yan ng attack para mag-increase pa yung attack ko. Hanap pa ako sa PC-10. Okay, so first Ikaro, ito yung first turn na Ikaro. Ayan, 16% yung accuracy. Ang i-improve lang dito is yung accuracy niya, mga at least 60% sabi nila. Tapos always aim na 2420 yung defense plus 2420.
Okay. Tapos yung speed kailangan din i-improve kasi plus 81 daw mas maganda sa Ikaro. Sa first turn na Ikaro. So ito yung run niya. Defense, defense, defense. Hanap kayo ng defense na may flat stats. Tapos artifacts, defense, defense, max lahat yan. Ito medyo hindi nagsesense itong ano to eh. Walang sense yung skill to recovery kasi wala namang ano yun eh. Wala naman siya, ano tawag dito? Hindi siya usable. So, ayan. Yung skill 1, crit damage yan. Magagamit yan. Tsaka yung attack. Damage dealt by attacking together. Tapos ito pa. Damage dealt on fire. Which is good. Yan. Itong damage yung si Promoter, medyo hindi rin nagsisense yan. Ito grind na lang yan. Ipapalitan natin. So, kailangan nyo ng dalawang defense na artifact para mahit nyo yung 2-4 na defense. Yan, Ikaro number 1. Ito yung stats ulit. Ikaro number 2. Same lang din. Defense, defense, artifacts. Yan, damage dealt on fire. Yun lang usable. Tapos, siyempre mapapalitan pa yung iba dyan. Ito. Crit damage plus 14%. Skill 2 accuracy. Ewan kung ba't nilagyan ko yan. Skill 1 accuracy ang kailangan natin, guys. Tapos, additional damage by 4% of attack. Magagamit din. So, defense, defense. 100. Tapos, 2448 defense. So, etong speed na to, okay na to. Improve na lang natin yung accuracy. Tapos, eto yung isang Ikaro pa. Eto medyo maayos yung accuracy niya. Tapos, na-hit din yung 2435 na defense, which is nice. Same lang din, max parehas yung dalawang defense. Tapos, ayan. Additional damage by 2% of the defense. So, kailangan din yung Ikaro yan. Itong dalawang stats na to, properties na to, okay to. At tatlo yung usable. Wala naman tayong attack increasing effect na ano, na magbabuff. So, yun, medyo hindi. Max nyo yung artifact. Medyo magastos siya. Tapos ito, additional damage by 85% of speed, which is good. Tapos skill 2 crit damage. Nice. Tapos may damage dealt by attacking together din. Yung mga kailangan nyo. Tsaka skill 1 accuracy sana. Ganong runes. No? So, def, def, def. So, ito ulit yung stats. So, try natin. So, parang hindi pa naman ito sumasabit eh. Pagyari nito, try natin yung PC-10. Sa NB-12, hindi nag-fail siya ng isa eh. Kasi medyo hindi tanky yung bird. Pero kung tanky siguro, baka pwede din. Pero meron naman akong team para sa ano, sa NB-12, kaya okay lang din. So, ang problema dito, minsan hindi niya nalaland yung defense break. Pero okay naman siya. Natatalo pa din niya yung boss. Pero hindi ito yung sobrang lakas na katulad yung sa Japanese na ano, na gumawa ng team. Kasi dito nakapag-immunity pa yung dragon, tsaka nakatira pa siya ng isa. So, yan. So, mas mabilis yung transmog na animation kapag ka ito yung pinili niya. So, ayan siya. Itira yung dragon. Kaya kailangan medyo, kailangan meron HP ng konti si Bird. Ang maganda sa kanya, may life drain naman si Bird, kaya ma-re-regenerate ulit yung buhay niya. So ayun, okay naman siya, diba? Minimum requirements actually siya. Tsaka hindi naman natin na-hit lahat eh. Ang requirement kasi nila is 60% accuracy sa mga dogs. Yun ang requirement. So, ito, isang 51% accuracy na dog, tapos dalawang 19% na accuracy sa
sa dalawang dogo. So, I think okay naman. Kasi, tagal ko nang niraran ito. Kahapon ko lang ito ginawa. At least, siguro nakaka-mahigit 30 na refills na rin ako. Okay naman siya, pati sa PC-10. So, maganda siyang team. Maganda rin investment. Medyo mahirap nga lang magpa-2A. Lalo na kung lagi kayo nagpa-farm sa, ano, dimensional hole. Yun ang problema. Pero so far, sulit yung ano. Tsaka, take note pala na max lahat ng tawag ko, flags ko. Tsaka, teka, tapusin lang natin to. Kahit na may immunity ko, kaya niya yan. So, ito, unang-una, mahalaga. Ayan, no? Kailangan yung guild. Mahalaga to, 62% of deck. Tsaka to. Kailangan max yung sa guild nyo. Tapos, shop. Tawag dito. Ito, kailangan minamax nyo din to. So, max yung water sanctuary. Tapos, max din to. Max din yung ano ko, Sky Tribe Totem. Max din to. Mahalagang i-max nyo to, guys. Max din yung Guardstone ko. Max din yung Fire ko, which is kailangan for Bird. Max din yung Water, kailangan for Triple Ikaro. Max yung Guardstone, kailangan sa Triple Ikaro. Max din to. Tapos, ano pa ba? Lalo na to, max din yan. Kailangan na kailangan. Tsaka ito yung Fallen Ancient Keeper. Max nyo lahat yan, guys. Tapos, ayan, max din to. Ewan ko kung tama ba, kailangan din ba yung pati yung flags max. Ayan. So, check natin kung natalo. No, it doesn't have to be that way. Will it take to make? Yan. Pagka purple na ganito, sinesell ko na agad. So, ayan, okay naman siya. Diba? 16% accuracy. Ay, 17. Wait lang. Isang 51, isang 16, isang 17% accuracy. So far, good naman siya. Diba? Makatira nga lang yung dragon tsaka makapag-immunity. Pero kaya namang patayin nila. Walang problema. Okay. Okay. Diba? Hindi na ulit siya nakatira. Walang speed. Sayang. Sell. So try natin kay Punisher Crypt B10. So dito guys, usable din siya. Basta kang kailangan left tower, right tower, tapos boss naman. Diba? Para safe. Tinry ko na straight boss, hindi kaya. So, record natin dito. Ay, wala pa. Around 1 minute and 10 seconds. Pinakamatagal na yun. Same din sa Dragons. 1 minute and 10 seconds ang pinakamatagal. So, ayan. Titirahin yung left crystal muna. Left crystal, right crystal, tapos boss. So, eto na yung pinaka-safe na team ko. Dati kasi may team ako dito, lagi nag-fail. Parang
parang hindi ako confident na iwan. Pero ito, pwede nating iwan. Talagang kayang-kayang patusin. Kayang-kayang talunin. Mas okay na sa akin yung 1 minute kasi safe naman. Pero ano, kunyari 58 seconds or 38 seconds tapos nagpe-fail din, parang sayang lang din yung run. Sayang yung energy. So dito mas okay. Oo, matagal siya pero safe naman, di ba? Tsaka kung may improve pa yung rules nito, baka mas lalo pang bumilis. Lalo na kung mataas yung crit damage ni Bird. Tsaka yung attack. So far, happy farmer na ako sa PC 10 at sa DB12. Yan. Tapusin lang natin yung runs tapos okay na. Hindi ko pa na-try itong ano eh, triple eagle sa world boss, kung tataas ba yung tawag dito, yung score sa world boss. Pero ako kasi ginawa ko, niready ko na talaga yung pang 6 star dito. So, ang tawag dito, teka, tapusin lang natin yung run. Okay, so para mas mabilis kayo, pa 2A is pag ready na kayo ng eto. Yan. Bibili siya every month sa guild shop. Yan. Parang dalawa siya per month. So, naka-ready na yon. Kaya, tapos nag-summoning session pa ako. Kaya medyo napabilis ako. Ang mahirap is yung dito. Yung dito, medyo matagal dito sa part na to. Yan, medyo matagal magpa-2A dito. Kasi ako lagi kong ginagamit pa tong dimensional call energy ko. Lagi ako nagpa-farm dyan. Skill 3, hindi pa naging skill 1. Maganda sana ang upgrade sa Igaro. Hindi ba? Nice. So, bali yun lang guys. Sana may natutunan kayo. Don't forget to subscribe to our YouTube channel. Tapos don't forget to like this video.